volumes para makatulong sa college ko kasi related din siya sa course na kukunin ko sa college. Psychology. Related kasi siya sa UMS. Tapos gusto ko rin ma-enhance yung mga skills ko about dito sa UMS kasi meron dito yung skills na pakikipag-communicate sa ibang tao. Yung under kay Sir Hular. Kasi dito niya tinuro yung about sa mga nangyayari sa paligid namin, about sa mga nangyayari sa political law, kung ano yung mga nangyayari sa bansa natin, ganyan. Re-recommend ako yung UMS kasi ano, maganda din siyang ano, ituro tsaka matutunan sa mga kagaya sa estudyante, lalo na kung related naman sa course na kukunin nyo. Tsaka para din ma-enhance yung skill nyo sa pakikipag-communicate din sa mga kapwa nyo. Okay naman yung mga teachers na mga nagtuturo naman sila. ABS-CBN. Mga kaklase ko naman, nakikikooperate sila sa mga kagustuhan ng mga teachers. Excited din ako sa mga bagong projects and movies na ibibigay sa akin ng management. Mas lalo din nag-i-enhance yung kung ano yung mga nalalaman nila about sa edukasyon na meron sa Pilipinas. Hey guys, nag-graduate na tayo. I-graduate ba? Konting araw na lang. Pero guys, nung una kayo nag-enroll dito, bakit kaya UMS yung pinili niyo? Ikaw ba na? Siya. UMS? Wala lang. Naka-under kasi siya sa gusto ko before. Ay, gusto ko pa rin para siya ngayon. Yeah, sana all. Naka-under. Gusto ko kasi mag-prof. Educator. Tapos ano, major in Filipino. Ito yung nakuha kong ano, which is naka-under naman talaga. Go. Same din sa akin kasi, di ba, UMS kasi, teacher nga din yung kukunin ko. Hindi, wala akong pakialam dun sa mga sinabi nila na kapag UMS, tataas yung confidence mo. Wala, hindi ko inisip yun kasi inisip ko yung mismong course ko. So, stick with your kasi same, pero gusto din kasi maging teacher, guys. Pero hindi lang naman yun. Gusto ko rin talaga enhance yung skills ko such as reading, writing, and everything. Sabi kasi nila sobrang pinag-uusapan talaga yung dito. Kaya nung narinig ko yun, pasok talaga ako. Go! Same lang rin ang sa inyo kasi gusto ko rin naging pro. Major in music and arts. Son! Tsaka ano, kaya ako pinili yung games kasi gusto kong enhance yung communication skills. Nung una, nag-doubt ako. Oh, bakit naman? Kasi nga, di ba, major in music and arts yung balak ko. Pero, although meron naman tayong subject na ganun dati, may grade 11. Parang, ano na lang, okay na sa akin. Pero? Sa akin, suwak lang naman hanggang ngayon. Kasi yung gusto kong malaman, nalalaman ko ngayon. Totoo. Sa akin, ganun din. Kasi nga, di ba, kapag magiging prof ka, kailangan mo makipag-deal sa tao, which is lahat naman ng strand ginagawa yun. Pero yung humanities and social sciences, sobrang subak niya. Yung dalawa pong subject talaga na umangat sa akin is yung community engagement po ngayon. Tsaka yung dati po namin ng grade 11, yung kay Sir Ferland po, yung pagbasa at pagsulat sa piling larangan. Unang-una po muna yung kay Sir Clemente, which is yung community engagement. Gusto ko po kasi yung the way na pagturo niya po sa amin, na kung saan nagkukwento siya, pero may connect naman dun sa mga, may connect dun sa subject namin. Na kung saan, mas naging mas malinaw pa sa akin na kahit student ka lang, pwede ka pang makatulong in a little things. Hindi lang perket student ka lang. So dun ko po, sa kanya ko po natutunan yun. And then second, yung kay Sir Ferland, yung pagbasa at pagsulat, na kagaya rin ng sinabi nung kanina, na yung paggamit po ng mga right words or right terms na kung saan, hindi rin po kasi namin talaga alam dati na ganun po pala yun, na akala namin tama yung mga sinasabi namin. Pero nung tinake po namin yung subject na yun, dun po namin na napatunayan na mali pala, simula pa lang. Ako naman, if I will have favorite subjects, siguro tatlo talaga.
One is creative nonfiction. Two is malikhaing pagsulat. And three is understanding culture, society, and politics. First on creative nonfiction kasi, I'm more on a creative writer lang kasi. Pagdating sa mga tula, sa mga essay, I'm more on just creative. Tapos bigla akong malalaman na pwede palang maging creative and factual at the same time. So, dun, mas na-enhance ko pa yung skills ko sa pagsusulat nang hindi lang basta-basta creativity yung ginagamit ko. Nagbabasa din ako sa mga facts. Ganun. Sa tingin ko, yung subject po namin na ano, both may academic at saka moral kaming natutunan, which is yung sa personal development. Tinakal po namin siya noong ano, grade 11. Marami po kaming natutunan, ano, halimbawa, kung paano dumadalo yung messages sa utak, kung paano nagre-response yung mga, yung reaction, kung paano nangyayari yon. So sa tingin namin, halimbawa, kasi di ba pag nag-aaral ka, may tendency talaga na may stress ka, na magagalit ka. So parang maiintindihan na namin kung paano nga ba namin i-handle yung mga situation na ganun. Lahat naman na nabanggit nilang subject, naging favorite ko din. Kaso, yung pinaka-favorite ko talaga is yung UCSP na hinandle ni Sir Hular. Kasi, every time na nagtuturo siya, walang araw na uuwi ka nang wala kang tutunan sa subject na yun. K-12 na to. Dagdagan tayo yung dalawang taon, di ba? So, tingin niyo kaya, okay kaya yun yung ganun na patakaroon ng educational system natin? Ako muna. Una, against talaga ako na bakit may K-12 na kung saan dapat 4 years lang dapat graduate na tayo. Ngayon 6 years pa yung ano yun natin. Pero nung nakatungtong na ako ngayon sa grade 12 na parang okay rin pala. May maitutulong din pala siya dito. May maitutulong din siya sa akin. Para sa college, alam ko na yung paano yung gagawin ko. Lalo na ngayon, di ba? Mag-teacher kasi yung kukunin kong ano, core sa college. Eh, sobrang mahihain ako. Eh, di kung nag-college agad ako, ba dun, hindi pa maano. Pero ngayon, dito kasi sa K-12, nagiging ready ka na. Nagiging handa ka na. Ganun rin, nung una na naman kung may dagdag na dalawang taon. Against ka. Parang ano, parang, alam mo yun? Ano yun? Alam mo yun? Kasi, imbis na college na agad tayo, 4 years na lang, tapos graduate na tayo. Hassle sobra. Sobra. Tsaka sa financial kasi, di ba? Hindi naman ganyan pwede rin magdagdag pa ng dalawang. Gusto ko na talaga siya. So fun ka talaga ng kayo. Oo, pero ano, hindi dahil sa wala akong awa sa magulang ko dahil nga sa gastusin. Pero ano, kapag estudyante ka kasi, di ba, dapat nandun yung passion sa pag-aaral. Totoo. Yun yung habol ko. Hirap kasi matuto pag wala kang passion sa pag-aaral. Useless din. Kasi sa akin, ano, so dalawang taon. So ibig sabihin sa dalawang taon na yun, may matututunan uli tayo. Totoo. May matututunan tayong bago. Ayun lang, parang naging fan ako ng ganun, kaya ayun. So sa ngayon naman, so far, okay lang naman. Kasi ano, at least may natutunan, hindi ka na mangangapa, gaya na lang sa...